Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Before we start, let's pray together. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Our Heavenly Father, God full of us, thank you for saving us from eternal sins. Ama namin Diyos na nasa langit, na sa amin ay nagmamahal, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin mga kasalanan ng walang hanggan. Actually, when we were born, we were destined to go to hell forever. But you save us by sharing your precious blood for such us. So the Lord has made us your children. At nung kami ipanganak, kami po yung mga miserableng mga makasalanan na mapupunta doon sa walang hanggang impyerno. Subalit, dahil po sa biyaya ni Yesu Kristo, sa pagdanak ng kanyang mahalagang dugo, ay iniligtas mo po kami at ginawa kaming mga anak ng Diyos. Yes, we give thanks to the Lord. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Lord, please help us to live without shame before your grace, great love which you have given us. Panginoon, pakiusap, tulungan niyo po kami na mamuhay ng walang anumang kahihiyan sa harapan ng iyong dakilang pag-ibig na ibinigay mo sa amin. Lord, if there are some brothers and sisters who cannot join the Sunday service, please help them to be with us next time. At Panginoon, kung meron po mga brothers and sisters na hindi po namin kasama sa araw na ito, pakiusap, tulungan niyo po sila na makasama namin sila sa susunod na pagkakataon. Of course, if there are some brothers and sisters among us, because of their financial problem and any kind of problem, please comfort them and help them in order to attend the church regularly. At kung mayroon man sa kalagitnaan namin ng mga brothers and sisters ang nasa iba't ibang uri ng problema, pakiusap, aliwin mo po sila at tulungan niyo po sila upang maka-attend sila ng regular. This time we have gathered here to learn the Word of God. Sa oras na ito, kami po ay nagkatipon sa lugar na ito upang pag-aralan ang salita ng Diyos. So please touch our hearts through the Word of God. At pakiusap, hipuin mo po yung aming puso sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And we pray in the name of Jesus Christ who loves us. At dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus Cristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Amen. Okay, Genesis today, God's lesson, Genesis chapter 22. Yeah. Yung aral po natin ay nasa ngayon, sa araw na ito ay Genesis 22. Verse 1 hanggang 19. Today, we are going to think about more detail about the Abraham's attitude before God's commandment. Ngayon po ay higit nating pag-aaralan ng detalyado ang pag-uugali ni Abraham sa harap ng utos ng Diyos. Genesis chapter 22 verse 1 hanggang 19, a very long sentence. Kaya Genesis chapter 22 verse 1 hanggang 19, mahabang mga talata po. Verse 1 hanggang 17. Hanggang 16, Evangelist, please, could you read? And then last 17, hanggang 19, three verses, let's read together. Babasahin ko po, verse 1 hanggang 16. Pagkatapos sa mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumunta ka sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Si Abraham ay maagang bumangon at tinihanda ang kanyang asno, isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya'y naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ay tumingin si Abraham at kanyang natanaw ang lugar na iyon sa malayo. Sinabi ni Abraham sa kanyang mga batang tauhan, maghintay kayo rito at ng asno, at ako at ang bata ay pupunta roon upang kami ay sumamba. Babalikan namin kayo.
At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin at ipinasan kay Isaac na kanyang anak. Dinala niya sa kanyang kamay ang apoy at ang patalim at sila'y umalis na magkasama. Nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, "Ama ko," at kanyang sinabi, "Narito ako, anak." Sinabi niya, "Narito ang apoy at ang kahoy, ngunit nasaan ang korderong handog na susunugin?" Kaya't sinabi ni Abraham, "Anak ko, ang Diyos ang magkakaloob ng korderong handog na susunugin." At sila'y umalis na magkasama. At sila'y dumating sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos, nagtayo roon si Abraham ng isang dambana. Inayos ang kahoy at tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng kahoy na nasa ibabaw ng dambana. Iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ng patalib upang patayin ang kanyang anak. Ngunit tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, "Abraham, Abraham." At kanyang sinabi, "Narito ako." At sa kanya'y sinabi, "Huwag mong sasaktan ng bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak." Kaya tumingin si Abraham at nakita niya ang isang tupang lalaki sa likuran niya na ang mga sungay ay sumabit sa mga tinik. Lumapit si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inialay na handog na susunugin kapalit ng kanyang anak. Kaya tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na Yahweh Yireh. Kaya't sinabing hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon, ito ay ipagkakaloob. Mula sa langit ay muling tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham. 16, at sinabi niya, "Sumumpa ako sa aking sarili, wika ng Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak." Verse 17 hanggang 19, basahin po natin, 3, 2, 1. "Tunay na pagpapalain kita at paramihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at mga buhangin sa baybayin ng dagat, at makakamit ng iyong binhi at bito ang bayan ng kanya mga kaaway. At sa pamamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig." Kaya't bumalik si Abraham sa kanyang mga batang tauhan, at sila'y tumayo at sama-samang nagtungo sa Berseba, at nanirahan si Abraham sa Berseba. Brothers and sisters, do you know that? Do you know before this incident, chapter 22, God said to Abraham several times, many times, "Work before me and be blameless." Yeah. Alam niyo po ba mga brothers and sisters na bago ang pangyayaring ito sa Genesis chapter 22, maraming beses na sinabi ng Diyos kay Abraham na lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan. Because of before this incident, Abraham, he was not perfect man. Dahil bago ang pangyayaring ito, si Abraham ay hindi siya ganap. But you know, after this incident, God no longer told him that work before me and be blameless. Subalit, pagkatapos ng pangyayaring ito, ay hindi na binanggit pa ng Diyos ang sa kanya yung patungkol na lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan. Why? Bakit po? The reason is that through this incident, Abraham got to be a perfect man before God. Dahil sa pamamagitan po ng pangyayaring ito, si Abraham ay naging ganap na tao sa harapan ng Diyos. And he was acknowledged his faith and love to God. At pinatotohanan ng Diyos ang kanyang pananampalataya at pag-ibig niya sa Diyos. So the incident is that according to commandment of God, he sacrificed his only son, Isaac, who he's loved as a burnt offering. At sa pangyayaring ito, ayon sa utos ng Diyos, ay inihandog niya yung kanyang tanging anak, si Isaac, na siyang minamahal niya bilang handog na susunugin. The reason is that he loved God, then his son. Dahil yung dahilan ay higit niyang minamahal ang Diyos kaysa sa kanyang anak. That's why Genesis chapter 2 is an important chapter related to Abraham. Kaya nga dito po yung Genesis chapter 22 ay ang napakahalagang kabanata na patungkol kay Abraham. Actually, before Abraham, he was saved free of charge through his faith in the grace of the Lord. Sa katunayan, si Abraham ay naligtas ng walang bayad sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya ng Panginoon. After he received the God's grace, but he didn't stay there. Pagkatapos niyang matanggap ang biyaya ng Panginoon, ay hindi siya nanatili doon. It means he has grown in faith to the point of dedicating his most beloved only begotten son.
Ibig sabihin ito na lumago siya sa kanyang pananampalataya hanggang sa punto na inialay niya, inihandog niya yung kanyang minamahal at nag-iisang anak. That's why today Christian, we think about what kind of attitude did Abraham live in so that he could be such a complete Christian. Kaya nga, kailangan yung tanong po sa araw na ito ay bakit kung ganun si Abraham paano siya nabuhay sa ganitong paraan na naging ganap na Kristiyano. So we are going to learn this case together under the title of Abraham's attitude. Kaya sa araw na ito ay pag-aaralan po natin ang patungkol sa pamagat na pag-uugali ni Abraham. Hopefully through this sermon, like Abraham, we should grow in faith more and more in front of God and become perfect Christian as like the Abraham. Nawa, sa pamagitan ng sermon natin ngayon, gaya ni Abraham, dapat din tayong lumago sa ating pananampalataya ng higit at higit pa sa harapan ng Diyos at maging ganap na Kristiyano. So see, Genesis chapter 22, look verse 1 again. Kaya, tignan po natin ulit, Genesis 22 verse 1. Verse 1. Pasay po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. Likewise, sometimes God tests us. Kaya gaya po nito, minsan sinusubok tayo ng Diyos. Here, verse 1. Now, it comes to pass after these things that God tested Abraham. And God said to him, Abraham, Abraham, he said. Kaya sabi dito, pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham. At sinabi niya, Abraham. So, the God called Abraham. So, God was not trying to kill Isaac. He was trying to test Abraham's faith attitude. Dito po, hindi naman sinusubukan ng Diyos na patayin si Isaac, kundi sinusubukan niya lang na subukin ang pananampalataya ni Abraham. You understand? Naintindihan niyo po? So sometimes God will test you to check your attitude before God. Kaya nga, minsan, sinusubukang subukin kayo ng Diyos upang tingnan ang inyong pag-uugali, yung pananampalataya ninyo. So when we think about this, we can know that God is the one who tests even us and not the one who not try to kill us. Kaya nga, kung pag-iisipan natin ang patungkol dito, malalaman natin na maging tayo ay sinusubok tayo ng Diyos, hindi upang subukan niya na patayin tayo. So don't misunderstand God. Kaya huwag kayong magkaroon ng maling pagkaunawa sa Diyos. So that's why the Lord said to Jeremiah chapter 29 verse 11. Jeremiah 29 verse 11. Thank you. Jeremiah chapter 29, already? Okay, let's read it together. 3, 2, 1. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga panukala para sa kabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. So don't misunderstand about God. That's why the Lord is not the one who give us disasters, but the one who give us peace and hope. Kaya nga, God is. Huwag po kayong magkaroon ng maling pagkaunawa sa Diyos. Yung Diyos ay hindi niya kayo binibigyan ng ikakapahamak ninyo, kundi sinusubok niya lang tayo. In order to check our faith and attitude before God, sometimes God gave us some great bitterness. Kaya minsan upang subukin tayo ng Diyos, ay pinagkakalooban niya tayo ng talagang kapaitan. That's why, one more, Isaiah chapter 38. At isa pa po, Isaiah 38. Isaiah chapter 38 verse 17 or so, Bible says, Isaiah chapter 38 verse 17. Isaiah chapter 38 verse 17. Isaiah 38 verse 17. Hezekiah said, "Indeed, it was for my own peace that I had a great bitterness." Kaya sabi ni Isaias dito, narito tiyak na para sa aking kapakanan ay nagtamo ako ng malaking kahirapan. Likewise, in during your Christian life, the Lord sometimes allowed suffering to you
to give us real peace, to give us real peace. But He is not the one who killed us. Kaya nga, yung Panginoon minsan, pinapahintulutan niya sa atin yung mga pagdurusa upang bigyan tayo ng tunay na kapayapaan. Hindi siya yung tao na sinusubukan niya tayong patayin. So, in the Hebrew language in which the Bible was the first writing, there are two kind of the test. Kaya dito po sa lingwahe, sa salita ng Hebreo, ay sa Biblia, ay nang unang isulat ito, ay mayroong dalawang uri ng patungkol dito. One is? Una? And the other? At yung isa po? One is perasmos and the other peraizo. Yung una ay perasmos at yung isa naman ay peraizo. That is the same meaning, the test. Kaya pareho pong kahulugan nito na pagsubok. But peraizmos. Perasmos, that is the test come from God. Subalit, yung perasmos, ito yung pagsubok na mula sa Diyos. But the other, perizo. At yung isa naman ay peraizo. Peraizo means the test, but come from Satan. Yung peraismo naman ay pagsubok na mula kay Satanas. So in the world, there are two tests. But one is the test come from the Lord God. The other test come from Satan. Kaya nga po sa mundo ay may dalawang uri ng pagsubok. Yung isa ay mula sa Diyos, yung isa naman ay mula kay Satanas. So the biggest difference is between Satan's test to fail down man and God's test purpose to build up man. Subalit, yung pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng pagsubok ng Diyos at ni Satanas ay yung kay Satanas upang pabagsakin ang tao. Subalit sa Diyos naman ay upang patatagin ang tao. You understand? Naintindihan niyo po? In order to build man up, God gave us test. But Satan gave us the test in order to fail down our Christian life. Yung Diyos, nagbibigay siya ng pagsubok upang patatagin ang tao. Subalit si Satanas, nagbibigay siya ng pagsubok upang pabagsakin ang tao. They say, from the Lord God, God tested us to give the most valuable and important things to kaya give us. Yung pagsubok ng Diyos, sinusubok tayo ng Diyos upang bigyan tayo ng higit na mahalaga na bagay. That's why, the reason why our Christian life is not easy, because God tested us or give us a trial as good intentions. Kaya nga, bakit yung Christian life natin ay mahirap, hindi madali, dahil upang bigyan tayo ng mas higit na mahalagang bagay yung patatagin tayo. For example, there are so many tests. For example, Abraham's test. Abraham was tested. And then Joseph was tempted. Kaya, halimbawa po, mayroong mga halimbawa na mga sinubok. Si Abraham ay sinubok. And physical sickness given to Paul. Si Jose ay sinubok at maging sa physical na pagsubok ay binigay kay Pablo. You understand? Naintindihan niyo po? So God called Abraham to test him. Kaya nga, to check his attitude before God. Tinawag ng Diyos si Abraham upang subukin siya, upang subukin ang kanyang pananampalataya sa Diyos, sa but yung like kanyang pag-ugali sa harapan ng Diyos. But like the perigos, Satan tempted us to fail down our Christian life. Kaya, pero yung gaya nito, yung peraiso, si Satanas, sinusubukan niya tayong tuksuhin upang pabagsakin tayo. That's why Satan temptation are armed at failing down us. Kaya nga, yung layunin ng panunukso ni Satanas ay upang pabagsakin tayo. And Satan tempted those who are not saved from being saved. At si Satanas, tinutukso niya yung mga hindi ligtas na sila ay huwag maligtas. Also, Satan tempts those who are saved to destroy our Christian life. At gayon din, si Satanas, tinutukso niya yung mga ligtas upang
sirain yung kanilang Christian life. That's why we must not fall down into the devil temptation. Kaya nawa, tayo ay huwag mahulog sa panunukso ng Diablo. But different, God's test. Pero magkaiba po ito sa pagsubok ng Diyos. Anyway, let's see again Abraham's attitude. Kaya balikan po natin, tingnan po natin ulit yung pag-uugali ni Abraham. Verse 1 again. Isa pa po sa verse 1. Verse 1. Genesis 22 verse 1. When God called, said to him, Abraham, that time, Abraham, he said, Here I am. Nang tawagin ng Diyos si Abraham, agad ay sinabi niya, Narito ako. Isn't it? Verse 1 also, let's read together one more time again. 3, 2, 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, Narito ako. We have to know Abraham's attitude first. He already stayed being awake. Kaya ito yung una nating dapat na matutunan kay Abraham. Siya ay nanatiling gising. When God called Abraham that time, he immediately, important is immediately. Yeah, nung tawagin siya ng Diyos, ang mahalaga dito ay kaagad. Immediately repeated, here I am. Kaagad na sumagot replied, siya. Replied, here I am. Kaagad na sumagot siya na, narito ako. Oh Lord, I am here. Panginoon, narito ako. Actually, those who are sleeping of faith cannot hear the voice of the Lord. Sa katunayan, yung mga natutulog sa pananampalataya ay hindi nila maririnig ang tinig ng Panginoon. Isn't it? Di po ba? But because Abraham was awake, so he heard the voice of the Lord God and then responded immediately. Subalit, dahil si Abraham ay gising, kaya nga narinig niya ang tinig ng Panginoon at sumagot siya kaagad. So likewise, when God speaks to us, we also stay near to wake up, need to wake up and can have to hear the voice of God. And we have to answer, here I am. Kaya gaya po nito, kapag yung Diyos ay nagsalita sa atin, dapat tayo rin ay manatiling gising. Sa gayon, magagawa nating marinig ang tinig ng Panginoon at masasabi natin na, narito ako. Isn't it? Di po ba? Let's think. How to God speak to us in how? Kaya pag-isipan natin kung paano ba nagsasalita sa atin ang Diyos. Actually, God speaks to us in many ways. Sa katunayan, ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa maraming paraan. In other words, the Lord is giving a lot of God's lessons and warned through sometimes nature or accidents around us. Sa madaling salita po, yung Panginoon ay nagbibigay sa atin ng napakaraming mga aral sa pamamagitan ng paligid natin o kaya naman sa mga aksidente na nasa paligid natin. For example, halimbawa, nowadays the glaciers is melting, right? Halimbawa, sa panahon natin ngayon, yung glaciers ngayon ay natutunaw na, di po ba? Do you know the news? The Hawaii is on fire, it's burning. Kaya alam niyo po ba yung sa balita, may sunog doon sa Hawaii? Do you know? Alam niyo po ba yun? And Russia and Ukraine are at war with each other. At yung Russia at yung Ukraine ay nagdidigmaan pa rin. What does it mean? Ano pong ibig sabihin nito? All these are signs of the end time. Lahat ng mga bagay na ito ay mga tanda ng katapusan ng panahon. But those who sleep of faith do not realize. Subali, the sign. Sila na mga natutulog sa pananampalataya ay hindi nila maunawaan ang mga tandang ito. So how can we stay awake? Kaya nga, paano ba tayo mananatiling gising? How can we stay awake? Paano ba natin magagawang manatiling gising? I told you, first, through meditation. Sinabi ko na po sa inyo, we able to stay awake. Una, sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay, magagawa natin first, manatiling meditation. Gising. Una, pagbubulay-bulay. Do you meditate every day? Word of God? Pinagbubulayan nyo ba araw-araw ang salita ng Diyos? We must be awake by meditating on the Word of God. Dapat tayong maging gising sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. So first, we can stay awake by meditating on the Word. Kaya una, magagawa nating manatiling gising
sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. For example, I'll show you, for example, Acts chapter 10. Ito bookmark here. Pakilagyan po ng bookmark Acts dito. Acts chapter 10, verse 10. Tingnan po natin, mga gawa, verse, chapter 10. Verse 19. Verse 19. First Peter, the situation. Ito po yung kalagayan ni Apostol Pedro. Actually, that time, God showed this vision to Peter. How many? Three times. Sa katunayan, ipinakita ito ng Diyos, ang pangitain ito kay Apostol Pedro, gan, ilang beses po? Tatlong beses. Verse 19, brothers and sisters, let's read, shall we read together? 3, 2, 1. Samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain, sinabi sa kanya ng Espiritu, tingnan mo, may tatlong taong naghahanap sa iyo. God showed this vision to Peter three times. But at that time, Peter was thinking. Peter was thinking about what the vision means. Ipinakita po ng Diyos ang pangitain ito kay Pedro ng tatlong beses. Subalit, ng oras na iyon, ng sandaling iyon, si Pedro ay pinag-iisipan niya kung ano ba yung kahulugan ng pangitain na iyon. He means meditating. Ito po yung ibig sabihin ng pagbubulay-bulay. So, and then the Holy Spirit said to him, two people will find you. At pagkatapos, ang Espiritu Santo ay sinabi sa kanya, may tatlong taong naghahanap sa iyo. It means, when God showed the vision to Peter, that time Peter was meditating on God's vision immediately, and he heard the voice of the Holy Spirit. Therefore, we can stay awake as we meditate on the Word of God. Kaya, gaya po nito, si Apostol Pedro, nang pinagbubulayan niya ang salita ng Diyos, yung pangitain ng Diyos, ay narinig niya yung tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga, magagawa nating manatiling gasing sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Not only vision. Hindi lamang sa pangitain. Sometimes we miss the money. Minsan nawawalan tayo ng pera. The time, don't think, don't say, oh my goodness. Kaya huwag nyo lang sabihin ang gaya noon. You have to meditate. You have to think, why I lost my money? Kailangan ninyong pagbulayan kung bakit nawalan ako ng pera. When you fall down, when you hurt, pag nadulas kayo, pag nasaktan kayo, instead of saying, sorry, I cannot speak. Instead of saying bad word, you have to meditate. You have to think, why I hurt? Kaya sa halip na magsalita kayo ng masamang salita, kailangan niyo pagbulayan, bakit ba ako nasaktan? We have to meditate. Means we have to look back our Christian life. Ibig sabihin na po ng pagbubulay-bulay, kailangan nating tingnan, ubalikan ang ating Christian life. Through meditation, sa pamamagitan we're able to keep awake. Sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay, magagawa nating manatiling gising. Isn't it? Di po ba? So when you do the testimony to brother sister, only do not ask to your prayer request. Yeah. You have to share your meditate. Kapag kayo ay nagbabahagi ng inyong patotoo sa mga brothers and sisters, huwag nilang ibahagi ang inyong prayer request. Kailangan din yung ibahagi ang inyong pagbubulay-bulay. And second, at pangalawa, first meditation and second prayer. At pangalawa po, yung una, pagbubulay-bulay. Pangalawa, panalangin. We must be awake in prayer. Dapat tayong maging gising sa panalangin. So, Matthew chapter 26, verse 41. Kaya Mateo 26, verse 41. That's why Bible says Matthew chapter 26, verse 41, Bible says. Kaya nga, sinasabi sa atin ng Biblia, Mateo 26, verse 41. In order to stay awake our Christian life, that's why we have to do prayer. Upang maging gising tayo sa ating Christian life, kailangan nating gawin ay manalangin. We must be awake in prayer. Dapat tayong maging gising sa panalangin. Verse 41, brothers and sisters, also share really together. 3, 2, 1. Kayo maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang Espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. Jesus Christ
asked to the 12 disciples. Kaya sinabi ni Jesus Kristo doon sa kanyang 12 alagad. Watch and pray, lest you enter into the temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang spirito ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. At that time, Jesus Christ also, the night before Jesus was crucified to death, he went up with his 3 disciples to the mountain of Olives. Gaya po nito, maging siya sa Kristo, ng gabi, bago na siya ipako sa krus at mamatay, siya po ay pumunta sa bundok ng Olibo kasama yung kanyang 3 alagad. And the Lord eagerly prayed to God how many times? Also 3 times. At yung Panginoon din ay taimtim na nalangin sa Diyos. Ilang beses po? 3 beses. But at that time, unfortunately, the disciples were too tired so they could not be awake and slept. Subalit, sa kasamang palad ng panahong iyon, yung mga alagad ay talagang pagod na kaya nga hindi nila magawang manatiling gising. That time, Jesus said to them, point out them. Jesus said to the 12 disciples, 3 disciples, watch and pray, pray! Kaya nga, nang sandaling iyon, sinaway ni Jesus yung kanyang 3 alagad. Sinabi niya, kayo'y maging handa at manalangin. Lest you enter into temptation. Upang hindi kayo madaig ng tukso, manalangin. So we must pray to keep our faith awake. Kaya nga, tayo rin, dapat tayong manalangin upang manatili na ang ating pananampalataya ay gising. In order to wake up our Christian life, and third, upang maging manatiling gising tayo sa ating Christian life, pangatlo, avoid sin. Avoid this means keeping away from sin. Umiwas sa kasalanan. Ibig sabihin nito, lumayo sa kasalanan. So we can stay awake by keeping away from sin. Magagawa nating manatiling gising sa pamamagitan ng paglayo o pag-iwas sa kasalanan. Keep distance to sin. Kailangan nating lumayo sa kasalanan in order to wake up. Upang magising tayo sa ating Christian life. Keep distance. Lumayo. Avoid the sin. Umiwas sa kasalanan. Hey, my friend, come and let's we enjoy the drink. Oy, kaibigan, halika, enjoy natin ang inuman. Oh, my friend, I love you, but I can't. Sorry, we have to keep distance. Oh, kaibigan, mahal kita, pero pasensya na, kailangan ko lumayo. Do you understand? Naintindihan niyo po? If we enjoy one time the drinking with my worldly friend, kung tayo ay mag-enjoy kahit isang beses lang na uminom kasama yung ating makamundong kaibigan, from that time, you lost your beloved, your friend. You cannot evangelize him. Sa sandaling iyon, nawala na sa iyo ang inyong minamahal na kaibigan, hindi mo siya ma-evangelize. You understand? Naintindihan niyo po? Why? Bakit? Next time, if we try to evangelize him, he may mention to us, you enjoy the drinking, even though you're Christian. Dahil sa susunod I don't want you go to church. Sa susunod na pagkakataon, pag sinubukan mo siyang evangelize, sabi niya, oh, nung nakaraan, nag-enjoy ka na uminom, nakasama ko. You understand? Naintindihan niyo po? Forever, ever, you cannot save him. Kaya magpakailanman, hindi mo niya magagawang mailigtas. That's why important is we have to keep distance. Kaya nga yung mahalaga ay kailangan nating lumayo sa kasalanan. It's very important. Ito po yung napakahalaga. Meditation, pagbubulay and prayer, dunay, at panalangin, and last, keep distancing. At lumayo sa kasalanan. Not only my Christian life, but also for them to save him. Hindi lamang para sa aking Christian life, kundi para rin sa kanila upang mailigtas sila. That's why Bible says, Luke chapter 21, let's go. Sinasabi ng Biblia, tignan po natin, Lucas chapter 21, verse 34. Chapter 21, verse 34. If we do not be careful about commit sin, Bible says, verse 34, kung hindi kayo magiging maingat sa paggawa ng kasalanan, sinasabi ng Biblia, shall we read together this verse also? Verse 34, 3-1, subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka maghumo ng inyong mga puso sa katakawan at kalasingan at sa mga lalahanin ukol sa buhay na ito. At biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag.
If we do not try to keep distance of sin, one day, as soon as without knowing, your Christian life, your face became dark. Kaya, o hindi tayo lalayo sa kasalanan nang hindi natin nalalaman, ang inyong mukha ay magsisimulang magdilim. And dull, dull. At magiging manhid. That's why those who are truly born again Christian should not put their hearts on the world. Kaya nga, ang mga tunay na mga naligtas sa mga born again Christians ay dapat huwag ilagak ang kanilang puso sa sanlibutan. Even though we do not enjoy the listen, the music, the K-pop or K-drama like that, even though we do not enjoy, but sometimes we can listen, we can watching the movie. But problem is, don't enjoy it like this. Don't enjoy. Hindi natin ine-enjoy na makinig ng K-pop, na mga music, na mga K-drama. Bagaman, kahit na ganito, maaaring makapanood pa rin tayo nito. Pero yung problema dito, yung mahalaga, huwag ninyong i-enjoy. So in other words, we must avoid the sin that God see. Kaya nga, ang mahalaga din sa madaling salita, kailangan nating iwasan yung kasalanan na nakikita ng Diyos. Why? Bakit? When we accept the hidden sin, small light sin, that time, because of sin, put your faith to sleep. Dahil kapag become dark. Tinanggap natin itong maliit, na lihim na kasalanan, ito yung dahil sa kasalanan na ito, ito yung magpapatulog sa inyo sa pananampalataya. Do you agree? Sang-ayon po ba kayo? That's why when you got salvation first time, too much you love, would you want, desire to go to church. Kaya nga, di ba, nung unang natanggap ninyo yung kaligtasan, kaya nga, meron kayong labis na pagnanais na pumunta sa church. That's why this time also, please wake up. Kaya nga, maging sa oras na ito, gumising rin po kayo. But one day, if we accept something, the worldly things, without knowing, you already become your dark. You don't want to. You very difficult to go to church. Kaya, halimbawa, isang araw, kapag tinanggap ninyo itong maliit na bagay, mga makamundong bagay, napagiging yung mukha ninyo magdidilim na at napakahirap na sa inyo na pumunta sa church. First, meditation. Una, second, pagbubulay-bulay. Prayer. Pangalawa, panalangin. Huli, keep distance the sin. Lumayo sa kasalanan. Anyway, let's go back again. Genesis chapter 22 verse 1. Balikan po natin ulit Genesis 22 verse 1. Let's see the attitude, Abraham's attitude to obeying everything, anything. Okay. Tignan po natin yung pag-uugali ni Abraham na sinunod niya lahat ng bagay. Anyway, let's go back again. Okay, verse 1 again. Chapter 22 verse 1. 22 verse 1. Also, one more time. Let's read together. 3, 2, 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. One more time towards you. When God called Abraham, that time, immediately Abraham said, here I am. He answered. Nang tawagin ng Diyos si Abraham, sa sandaling iyon, agad-agad, sumagot si Abraham, narito ako. It means, in Abraham's answer, there is the meaning that saying anything, Lord, I will listen. It means. Kaya doon po sa sagot ni Abraham, mayroon pong mahalagang kahulugan doon na ibig sabihin po nito na, sabihin mo Panginoon ang anuman at makikinig ako. Oh Lord, here I am, please. It means, Lord, tell me anything, I will listen. Ang ibig sabihin ng narito ako, Panginoon, sabihin mo ang anuman, naririto ako, makikinig ako. Not only Abraham, even Isaiah also. So Abraham's answer is the same as Isaiah's answer, same. Hindi lamang si Abraham, kundi maging si Isaiah rin. Pareho yung sagot nila. Isaiah also, let's find Isaiah's answer to the Lord. Tignan po natin yung sagot ni Isaiah sa Panginoon. Isaiah chapter 6 verse 8 also. Isaiah? Same answer. Chapter 6 verse 8. Parehong sagot po. Isaiah gave the same answer as Abraham.
ibinigay ni Isaias yung kaparehong sagot gaya ni Abraham. When God called Isaiah. Nang tawagin ng Diyos si Isaias. Chapter 6, verse 8. Brothers and sisters also, let's read together. 3, 2, 1. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa atin? Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Isaiah also said, here I am, and send me, send me. Kaya si Isaias rin po, pareho sabi niya, narito ako, suguin mo ako. Send me means not only listen, but also we will obey about your commandment. Narito ako, suguin mo, hindi lamang ibig sabihin na makikinig ako, kundi susunod ako sa utos mo. That's why Isaiah or Abraham was awake and had their attitude of heard to obey the word of God in any time, anything. Kaya nga gayon din si Abraham, maging si Isaias man, ay gising at meron silang pag-uugali na at puso na susunod sa utos ng Diyos at sa anuman. It is Abraham's attitude before God. Ito po yung pag-uugali ni Abraham sa harapan ng Diyos. That's why when God called Abraham, that time immediately, he was able to obey the great demand of the Lord to offer his son, Isaac. Kaya nga, nung sandali na tinawag ng Diyos si Abraham, 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 sa sandaling iyon si Abraham, nagawa niya na sundin yung napakalaking utos ng Panginoon na ihandog yung kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. That's why even though you got salvation with the same Jesus Christ's blood, but your Christian life is different. Kaya nga maging, kahit na nagkaroon kayo ng kaligtasan, pareho sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, subalit ang inyong Christian life Some ay magkaiba. Christian, even though they got salvation 3 years or 4 years or 5 years ago, but all before start and until now, almost the Christian life, same, like a baby. May mga naligtas na 3, 4, 5 taon na nakakalipas, pero yung Christian life niya ay pareho pa rin, gaya ng sanggol. But even though she just born again 2 years or 3 years ago, but very quickly they grew up. Subalit yung iba naman, na ililigtas sila, 2, 3 taon pala nakakalipas, pero yung sa kanilang pananampalataya ay talagang lumago. Do you agree? Naintindihan? Sang ayon po ba kayo? That's why people are different in the contents of their life, depending on what kind of attitude they usually live. Kaya nga yung mga tao po ay magkaiba yung buhay nila, depende sa kung anong uri ng pag-uugali mayroon sila. What kind of attitude do you have? Anong uri ng pag-uugali mayroon kayo? Depend on your attitude. Even though you start Christian life the same, but after 1 year, will be different. Bagaman, depende po sa inyong pag-uugali. Bagaman, pareho kayo nagsimula sa inyong Christian life, pero pagkalipas ng ilang taon, ito ay magiging iba. Can you catch my point? Naintindihan niyo po ba yung gusto kong sabihin? So, important is the attitude in life of those who live without commitment to the heart and those who obey the will of the Lord are abounded to be different. Kaya nga yung pag-uugali sa buhay ng na mga nabubuhay na yung may mga talagang pagnanais sa kanilang puso at sa mga sumusunod sa kalooban ng Panginoon ay magiging magkaiba. You understand? Naintindihan niyo po? Now, I want to say something. Only son Isaac, about only son Isaac. Ngayon po ay may sasabihin po ko sa inyo patungkol dun sa kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Brothers, sisters, let's go back, chapter 22. Balikan po natin, chapter 22, Genesis. I want to explain to you more detailed about the only son Isaac. Ipapaliwanag ko po sa inyo patungkol sa kaisa-isang anak na si Isaac. Genesis chapter 22, verse 1, not 1, just 2, next 2. Verse 2 po, Genesis 22, verse 2. It is very interesting God saying this verse 2. Napaka-interesanting bagay po ito na sinabi ng Diyos dito po sa verse 2. Verse 2, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Dahan-dahan po. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak,
ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumunta ka sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Did you find something strange? Nakita niyo po ba yung bagay na medyo kakaiba? Did you find? Nakita niyo po ba? Something strange like that? Medyo kakaiba? Follow me like that. Not strange, stretching. Hindi po kakaiba. Mag-stretching po tayo. Okay. Right side. Stretch. Left. And back side. Good. Brother and sister, this second verse and verse 2 is something problem. There are some problem with verse 2. May problema po dito sa verse 2. I mean, okay, the God mentioned to Abraham, God told Abraham, he said, take now your son, your only son, Isaac. Sabi ng Diyos, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac. At that time, Christian, at that time, how many children he has? Nang sandaling ito, he had. Ilang anak mayroon siya? Isa o dalawa? Isa o dalawa? Isa? Isa ba? Isa ba? Dalawa, yes. Dalawa. Isn't it? Di po ba? You have to take Isaac among to your son. He didn't say. Hindi niya sinabi na kunin mo ang iyong isang anak doon sa dalawa. Isn't it? Hindi po ba? But Bible said, God said, God told Abraham, your only son, Isaac. Sinabi ng Diyos dito, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac. Isn't it? Di po ba? What does it mean? Ano pong ibig sabihin dito? Why God said, mention like that? Why? Bakit ganito yung binanggit ng Diyos? Actually, Abraham had Ishmael, the son of Hagar, who was born first than Isaac. Sa katunayan, meron ding isa pang anak si Abraham, si Ishmael, di po ba? Na anak ni Hagar. As Ishmael also, Abraham's son. Dahil anak din ni Abraham, si Ishmael. But the Lord said that Isaac was only his son, Bible. God Pero, said. Sinabi ng Diyos na si Isaac lamang yung kanyang kaisa-isang anak. Isn't it? Di po ba? Why? Bakit? Why? Bakit po? Why God agree only Isaac, his son? Right? Bakit maging yung Diyos kinilala niya na yung si Abraham, yung si Isaac ay kaisa-isang anak ni Abraham? There is a very important lesson. Ito po ay napakahalagang aral. The reason is that God promised to give her son through Sarah, but not through someone else. Yung dahilan ay, yung ipinangako ng Diyos ay magbibigay siya ng anak na lalaki sa pamamagitan ni Sarah, hindi sa pamamagitan ng sino paman. Isn't it? Di po ba? God promised through only Sarah. Na nga, yung pangako ng Diyos ay sa pamamagitan lamang ni Sarah. That's why in Sarah, Abraham, he has two sons. But inside of God, God, Abraham has only one son. Kaya nga, sa paningin ni Abraham, meron siyang dalawang anak. Pero sa paningin ng Diyos, isa lang, si Isaac. Do you understand? Naintindihan niyo po? What is it? Ano pong ibig sabihin nito? It's very important lesson. Napakahalagang aral po nito. Not now. If you look at the Galatians chapter 4, God speaks of Isaac, the children of promise, and Ishmael, the son of the servant.
and say that Christians are children of promise. Gayun po man. Hindi po ngayon. Kung titignan po ninyo sa Galatia chapter 4, nagsalita ang Diyos patungkol kay Isaac na anak ng pangako at si Ismael naman bilang anak ng alipin. At sinasabi na ang mga Kristiyano ay mga anak ng pangako. It means Isaac symbolized born again son of God. Ibig sabihin nito, si Isaac sumisimbolo siya sa mga naipanganak na muli ng mga anak ng Diyos. Ismael is unbeliever. At si Ismael naman ay kumakatawan sa mga hindi mananampalataya, hindi ligtas. That's why inside of God, only the children of God is the real born again Christian. Kaya nga, sa paningin ng Diyos, yung mga tunay na mga anak ng Diyos, sila lamang yung talagang, yung mga tunay na naipanganak na muli, sila lang yung mga tunay na anak ng Diyos. All the in the Philippine Christian and Catholic, they say, they mention to the Lord, think, I am your son. I am the son of God. Dito po sa Pilipinas, lahat ng mga Kristiyano, maging mga Katoliko, sinasabi nila na ako ay anak ng Diyos. But inside of God, they are not yet to become son of God. Pero sa paningin ng Diyos, hindi pa sila anak ng Diyos. What does it mean? Ano pong ibig sabihin nito? You are? Kayo ay? Ismael? Ismael? Or Isaac? Si Ismael o si Isaac? Very important. Napakahalaga po nito. Inside of God, you are son of God. You are. Sa paningin ng Diyos, kayo ay mga anak ng Diyos. That's why, brothers and sisters, I want to say to you, while we live in the world, while we live in the world, we must remember that we are God's children and live confidently. Even though our background is very low, and we have nothing to show up. Kaya nga, mga brothers and sisters, nais kong sabihin sa inyo na habang nabubuhay tayo sa mundong ito, dapat nating tandaan na tayo ay mga anak ng Diyos at dapat na mamuhay tayo ng may katapangan. Bagaman, yung background natin ay napakababa lang at wala tayong anumang na maipakita. Inside of God, you are not Ismael. Sa paningin ng Diyos, hindi kayo kabilang kay Ismael. Isn't it? Di po ba? Inside of God, you are Isaac. You are son of God. Sa paningin ng Diyos, kayo ay nakay Isaac, anak ng Diyos. That's why, please wake up. Kaya nga, pakiusap, gumising kayo. Even this time also. This maging sa oras na ito. And then one more thing, I want to say something, more important point. At isa pa, gusto kong sabihin sa inyo, may sigit na mahalagang punto. True worship. Yung tunay na pagsamba. I will explain to you. True, about true worship. Patungkol sa tunay na pagsamba. True worship is the act according to the appointed way of God. Yung tunay na pagsamba ay ayon dun sa itinakdang paraan ng Diyos. From now on, a little bit, I will explain to you about true worship. Kaya ngayon po ay ipapakiliwanag ko po sa inyo ng kaunti patungkol sa tunay na pagsamba. Are you worshiping every day? Kayo po ba ay sumasamba araw-araw? I will explain to you true worship before God. Ipapaliwanag ko po sa inyo yung tunay na pagsamba sa harapan ng Diyos. Okay, verse 2, again. Verse 2, basahin po natin ulit. Through verse 2, I explain to you regarding about true worship. Sa pamamagitan ng verse 2, ipapaliwanag ko po sa inyo yung tunay na pagsamba. Brothers and sisters, also, let's read together one more time. 3, 2, 1. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumunta ka sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. It means God let him know a offering and a place for their offering. Ibig place. Sabihin nito, ipinalam na sa kanya ng Diyos yung paghahandog at yung lugar kung saan siya maghahandog. Do you know? Tell me, where is that place? So, mountain of? Saan po yung bundok na yung lugar na ito? Bundok na Arayat? Arayat? Nearby Pampanga? Here, God let you know an offering and a place exactly Mount of Moriah, right? Kaya dito po eksaktong binanggit ng Diyos sa kanya yung lugar dito po sa bundok ng Moriah. If Abraham offered a different offering in another place, God would have not accepted it. Kung si Abraham ay naghandog ng ibang handog o kaya naman sa ibang lugar, marahil ay hindi ito tinanggap ng Diyos. In order to worship,
in order to offer to the Lord God, Abraham, he must go to para sumamba where? At para maghandog. Si Abraham ay dapat na pumunta saan po? Quezon? Sa Quezon? Your hometown? Sa bayan ninyo? Mount of Moriah. Sa bundok ng Moriah. That is the true worship that God received. Ito po yung tunay na pagsamba na tinatanggap ng Diyos. So God has set a way of the Christian life to us. At maging yung Diyos rin, nagtakda siya ng daan para sa mga Kristiyano, ng paraan. It can be said that it is a sin for a Christian not to follow it. At sinasabi na ito ay kasalanan para sa Kristiyano na hindi ito sundin. So that is why we must live a life of learning the word and fellowship and serving together as God has appointed. Kaya nga, dapat tayong mabuhay sa isang buhay na pinag-aaralan ng salita ng Diyos, nagkakaroon ng fellowship, naglilingkod ng sama-sama na itinakda ng Diyos. Christian brother and sister. Tanong, brothers and sisters. Why are you attending the Christian church every Sunday irregularly? Bakit regular kayong umaattend dito sa Quezon City Church linggo-linggo? To praise the Lord God, to worship God, para, to listen the word of God. Para purihin ng Diyos, sambahin ng Diyos. Isn't it? That's why you come to church every Sunday, dito right? Ba? Kaya nga pumupunta kayo dito sa church bawat linggo. In order to come to Quezon Church every Sunday, you have to spend money to transportation fee. Para pumunta dito sa church bawat linggo, gumugugol kayo ng pera para sa inyong pamasahe. But why you have to attend the Quezon Church here? Pero bakit kinakailangan ninyong dumalo dito sa Quezon City Church? Not in your house. Hindi sa bahay ninyo. You can worship in your house also. Magagawa ninyong sumamba sa bahay ninyo. You can watching the word of God in your house. Makakapanood kayo sa salita ng Diyos sa bahay ninyo. Isn't it? Di po ba? But God wants us to come to church. So to worship God, to praise the Lord God. Nais ng Diyos na pumunta tayo dito sa church upang purihin ng Diyos, upang makinig ng salita ng Diyos. That's why you must go to Mount Moriah to offer your son. That's why Abraham, he have to go to Moriah. Kaya nga, dahil sinabi ng Diyos, kinakailangan mong pumunta sa bundok ng Moriah upang ihandog ang iyong anak. Kaya nga si Abraham, pumunta siya sa bundok ng Moriah. Can you understand? Naintindihan po? Let's go. The next, verse 3. Balikan po natin. So, verse 3. I will explain to you about verse 3. Papaliwanag ko po sa inyo yung patungkol sa verse 3. From now on, more detailed, let's we think about Abraham's attitude before God's commandment. Kaya, ngayon po ay pag-aaral natin yung pag-uugali ni Abraham sa harap ng utos ng Diyos. Verse 3, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya ay naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Abraham rose early in the morning, means after he received God's commandment, next day immediately he started to prepare. Kaya sabi dito si Abraham ay maagang bumangon. Ibig sabihin ito, matapos niyang matanggap yung utos ng Diyos, kinabukasan, agad-agad siyang sumunod. Isn't it? Di po ba? It is his attitude. Ito po yung pag-uugali niya. He did not ponder for the long time with the clearly given commanded of the Lord. Hindi niya na ito pinag-isipan pa sa mahabang panahon na mayroong malinaw na ibinigay na utos ng Diyos. And God didn't explain about that situation. God gave him only water, only water. At yung Diyos, hindi niya rin ipinaliwanag patungkol sa sitwasyong iyon dahil yung Diyos ay inutusan lamang siya. Even though God only ordered to him, but he didn't complain. He didn't ask to the Lord again. Bagaman, utos lang ibinigay sa kanya ng Diyos, pero si Abraham, hindi na siya nagtanong, hindi siya nagreklamo, hindi siya nagtanong ng paulit-ulit. When we check Abraham's attitude, even though he had maybe a lot of the question, but he didn't, instead of he asked to the Lord God, he just obeyed.
Kaya kung titingnan po natin yung pag-uugali ni Abraham, bagaman sa kanya ay mayroon siyang napakaraming tanong sa kanya, pero hindi niya tinanong ang Diyos. Here I am. Sumunod lang siya. Sabi Here niya, I am. Narito ako. I will listen. Makikinig ako. And I will do obey. At ako ay susunod. It is his attitude. Ito po yung pag-uugali niya. So Abraham did not play cheap tricks on the Lord's commanded to offer Isaac as a burning offering. Kaya nga si Abraham, hindi siya gumawa ng ano-pano pamang bagay. At yung sinunod niya lang, yung utos ng Panginoon na ihandog si Isaac na kanyang anak bilang handog na susunugin. Just he obeyed. Sumunod lang siya. Simply, just he obeyed. Sumunod lang siya. Let's think. Let's imagine. Isipin po natin, brothers and sisters. Abraham, when he received the God's commandment to offer his son, Christian, brothers and sisters, before he left his house to go to the mountain Moriah, is he asked to his wife? Kaya, nung marinig ni Abraham yung utos mula sa Diyos na ihandog yung kanyang anak, pagkatapos, yung tanong, mga brothers and sisters, bago siya pumunta doon sa bundok ng Moriah na iniutos sa kanya ng Diyos, si Abraham ba? Tinanong, nagpaalam ba o nagtanong ba siya sa kanyang asawa? Did she ask to his wife to get permission, her permission? Nagsabi ba si Abraham sa kanyang asawa para kunin yung kanyang pagsakayon? Ito po yung napakahalaga. Actually, not only his son, but Sarah's son also, he is. Sa katunayan, hindi lamang ito anak niya, kundi maging ito rin ay anak ni Sarah. Isn't it? Di po ba? Half-half. I mean, half-half. Pareho po nilang anak ito. That's why, before he offered his son, he has to get her permission. Kaya, bago niya ihandog yung kanyang anak, kinakailangan niya muna na humingi ng permiso sa kanyang asawa. But he didn't ask to her. Pero hindi niya ito sinabi sa kanya. Why? Bakit? Because it is God's commandment. Ito ay dahil utos ito ng Because Diyos. Because it is God's commandment. Ito ay dahil utos ng Diyos. He thought, if he had informed his wife of the command, God's commandment, how does Sarah act? Dahil naisip niya, kung sasabihin niya ito kay Sarah na kanyang asawa, yung utos ng Diyos, ano kaya yung magiging kilos o aksyon ni Sarah? Abraham, he already knew. Perhaps she didn't allow it. Don't go! Marahil alam na ito ni Abraham na hindi papayag si Sarah, sabi niya, huwag kang pupunta doon. Already he knew already, she, Sarah, his wife, Sarah, she would have tried to protect her son, not only his son, her son, even if she died. Dahil alam na ni Abraham na susubukang protektahan ni Sarah yung kanyang anak na mamatay. If so, God's commandment will not be excused. Dahil kung gayon, yung utos ng Diyos ay hindi maisa sa katuparan. Hindi magagawa. Success. Hindi maisa sa katuparan. Do you understand? Naintindihan niyo po? Important is because God's commandment. Ang mahalaga po dito, ito ay dahil utos ng Diyos. And then let's see his attitude also. At tignan din po natin yung kanyang pag-ugali. Verse 3. Sa verse 3 po ulit. Also, we can find something on others, Abraham's attitude. Verse 3, one more time, let's read together. 3, 2, 1. At si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya'y naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Of course, additionally, Abraham, he prepared the material perfectly. Complete. Si Abraham, inihanda niya yung prepared. Mga bagay ng perpekto. It means, Abraham prepared the firewood for burning the sacrifice. Ibig sabihin nito, inihanda ni Abraham yung kahoy para sa handog na susunugin. For burning the sacrifice, he split the wood up and took it. Para sa handog na susunugin, yung sinibak niya yung kahoy. You understand? Naintindihan niyo po? Why? Bakit?
if he brought thick wood, isn't it? Very difficult to fire it. Dahil kung yung dala-dala niya ay makapal na kahoy, napakahirap na gamitin ito sa pagsusunog. In order to make fire more quickly, he split. Para mabilis na makagawa ng apoy para sa handog na susunugin, sinibak niya yung kahoy. It is his attitude. Ito po yung pag-uugali niya. Because if the firewood is very thick, it is difficult to fire. Dahil kapag yung kahoy ay napakakapal, napakahirap na makagawa ng apoy sa pamamagitan nito. In order to kill his son. Isn't it? Para patayin yung kanyang anak. Also, let's see. Verse 5. At tignan din po natin sa verse 5. Verse 5 also. Verse 5, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Sinabi ni Abraham sa kanyang mga batang tauhan, maghintay kayo rito at ng asno, at ako at ang bata ay pupunta roon upang kami ay sumamba. Babalikan namin kayo. Abraham, he ordered to the servant, stay here with the monkey. Don't follow me. Inutusan ni Abraham ang kanyang mga batang tauhan na sabi niya, maghintay kayo rito at ng asno. Question, why he ordered to his servant? Tanong, bakit niya inutos yung ganito sa kanyang mga tauhan na manatili kayo rito? Because he afraid become weak. Dahil natatakot siya na baka siya ay maging mahina. Because he afraid his heart become weak. Dahil natatakot siya na yung puso niya ay manghina. That's when you stayed here. Kaya sabi niya, maghintay kayo rito. And he also left his servant under the mountain and he went with only his son. At hinayaan niya na yung mga tauhan niya ay nasa ibaba lang ng bundok at siya ay kasama lang niya yung kanyang anak. Because he afraid became his weak faith. Dahil natatakot siya na siya ay manghina, ay mahina sa kanyang pananampalataya. If Abraham, if they, his servant, if they went with their servant, they could prevent Abraham from offering Isaac. Dahil kung umakyat yung kanyang mga tauhan kasama ni Abraham, marahil ay pigilan nila si Abraham na ihandog yung kanyang anak. Also, do you know? Even not only servant and not only his wife, but also not even informed Isaac. Kaya, he didn't inform to Isaac. Si Abraham, hindi lamang niya hindi ipinaalam sa kanyang mga lingkod at maging kay Sarah, kundi maging kay Isaac din. Hindi niya ipinaalam. Di even Abraham also, he didn't inform to his son Isaac. Di po ba hindi rin ipinaalam ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac? Why? Tama po. Actually, you know already the reason why. Katunayan, alam niyo na yung dahilan kung bakit. Verse 7 and 8, let's read. Verse 7 and 8. Basahin po natin, verse 7 at 8. Let's read together. 3, 2, 1. Nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, ama ko, at kanyang sinabi, narito ako anak. Sinabi niya, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit nasaan ang korderong handog na susunugin? Kaya't sinabi ni Abraham, anak ko, ang Diyos ang magkakaloob ng korderong handog na susunugin, at sila'y umalis na magkasama. Yeah. He didn't say to him honestly, and just Abraham told him that God would prepare and did not tell him. Kaya sa katunayan, hindi ito sinabi ng totoo ni Abraham sa kanya. Ang sinabi lang ni Abraham sa kanya, ang Diyos ang maghahanda. In his opinion, thinking, this is because if Isaac knows that he may run away or not climb the mountain. Dahil sa kanyang isipan, marahil alam na ni Abraham na kapag malaman ito ni Isaac, marahil tataka siya at hindi aakyat sa bundok. According to God's commandment, truly is not imitation faith. Do you understand imitation faith? Imitating killing is not imitating killing. Means not fake faith. It was not fake faith. Ibig sabihin ito, na hindi ito nangangahulugan na yung pananampalataya niya ay mahina o peke. In other words, he did not pretend to kill his son Isaac. Sa madaling salita, hindi siya nagpanggap lang na papatayin yung kanyang anak. Yeah, let's see. Verse 10. Next, verse 10. Tingnan po natin yung verse 10.
Verse 10. Let's read it together. 3 to 1. Iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang patalim upang patayin ang kanyang anak. Before he killed his son, he already, in his heart already, he killed. Bago pa niya patayin yung kanyang anak, sa puso niya ay pinatay niya na yung kanyang anak. Important is heart, inside the heart. Ang mahalaga ay kung ano yung nasa loob ng puso. God already found the figure of Abraham. He has true faith. Nakita na ng Diyos, nalaman ng Diyos na si Abraham ay mayroong tunay na pananampalataya. So, from now on, we have think more one more time about Abraham's heart more deeply. Ngayon po ay pag-iisipan natin ng mas higit na malalim yung patungkol sa puso ni Abraham. Brother and Christian, brother and sister, Christian. Tanong, brothers and sisters. Here we will think about one more thing deeply. Dito po ay pag-iisipan natin ito ng isang beses pa ng higit na malalim. Question, that question is, let's think. Would Abraham have enjoyed, he has enjoyed obeying the God's commandment? Si Abraham ba, sa kanya, nag-enjoy ba siya na sundin ang utos ng Diyos? He obeyed with joy? Sumunod ba siya na mayroong kagalakan? I will kill. Like, papatayin ko. Ganun po ba? Do you think so? He enjoyed? Sa tingin ninyo, masaya ba siya? No. Hindi po. Can you kill your beloved, your sibling, your children? Can you kill yourself? Kaya niyo bang patayin ang inyong anak? Actually, when he was commanded to offer his beloved only son Isaac to the Lord, actually, he must have been fallen into big trouble, right? And then, he must have been so shocked, right? Sa katunayan, nang natanggap niya yung utos na ihandog yung kanyang minamahal na anak na si Isaac sa Panginoon, marahil po, siya ay nahulog na kagad sa matinding kaguluhan at marahil ay nagulat talaga siya. Isn't it? Di po ba? What is more easy, to offer your own money for a titan offering? Or to kill your children? Which one is more difficult? Ano po yung mas madali? Yung ihandog, yung inyong itize at offering ang inyong pera, o kaya naman patayin ang inyong anak? Ano po yung mas mahirap doon? Which one is more important, difficult? Ano doon yung mas mahirap? To kill your son, isn't it? Yung patayin ang inyong anak. But let's think. Pero isipin po when natin. When we give titan offerings, kapag nagbibigay tayo ng titan offering, napakahirap din. Isn't it? Di po ba? Very sayang. Sayang? We are very feel shy, shame. Ito yung pakiramdam natin. But we offer to titan offering. Subalit, binibigay, naghahandog tayo ng titan offering natin ng may katapatan sa Panginoon. Why? More than my money. Bakit? The Lord God who saved me is more important for me. Dahil higit sa pera ko, yung Panginoong Diyos na nagligtas sa akin ay mas higit na mahalaga sa akin. Do you understand? Naintindihan niyo po? Although it is very hard to offer the give titan opening, even though it's not easy. But how more easy to kill his son? Yeah, bagaman hindi madali na magbigay ng ating titan opening, pero gaano ba ito kadali kaysa patayin yung anak? Do you understand? Naintindihan niyo po? Let's imagine. Isipin po natin ito. At that time, his situation, heart. Isipin po natin ito, nung panahong iyon yung kanyang puso. He must have been so shocked. Marahil siya ay talagang gulat na gulat. For important is, when we check his attitude, he never denied. Pero he obeyed. Ang mahalaga dito, titingnan natin yung kanyang pag-uugali. Why? Hindi niya ito tinanggihan. Siya ay sumunod kaagad. Bakit? Because he loved Lord God. Dahil iniibig niya ang Panginoong Diyos. Because he knows that his son also come from the Lord God. Dahil nalalaman niya na maging yung anak niya ay galing din sa Panginoong Diyos. Am I right? Tama po ba? And one more, let's think. The distance
At isa pa, pag-isipan po natin yung distansya o layo. Its distance was over 3 days to get the Mount Abraham. Ang distansya o yung layo. English very hard. Moria. Dahil yung distansya o layo nito ay 3 araw na lakbayin. Why? Why didn't God commanded to Abraham nearby mountain? Bakit hindi iniutos ng Diyos kay Abraham yung malapit na bundok? Why 3 days he has to get there? Bakit kinakailangan yung 3 araw na lakbayin para makarating doon? 3 days on the way to get the mountain, more the suffering time. Dahil yung 3 araw na makarating doon sa bundok ay higit na pagdurusa ito. Shall I return back, go back? Babalik na ba ako? How many count he my thought? Gaano karaming beses kaya naisip niya yung ganito? For 3 days. Sa loob ng 3 araw. He desired to go back home. Marahil ay nagnanais na siya na bumalik na. Isn't it? Di po ba? It is Abraham's attitude. Ito po ang pag-uugali ni Abraham. Actually, it is about 75 kilometers from Beersheba to Mount Moriah. Ito po ay halos 75 kilometers mula sa Beersheba hanggang sa bundok ng Moriah. If we are Abraham, we would have given up and then returned it all immediately. Kung tayo si Abraham, marahil ay sumuko na tayo at bumalik na kaagad. Isn't it? Di po ba? And one more, please. At isa pa po. Let's think about Isaac's question. Pag-isipan naman natin yung tanong ni Isaac. Please wake up, please. Pakiusap, gumising po kayo. Let's imagine about verse 7 also. Verse 7. Pag-isipan din po natin yung verse 7. Verse 7. Verse 7, brothers and sisters, let's read together. 3 to 1. Nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, ama ko, at kanyang sinabi, narito ako, anak. Sinabi niya, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit nasa ng korderong handog na susunugin. Abraham, when he heard his sons asking, Father, where is the lamb for the burnt offering? When he heard his sons asking, heartbreaking did Abraham suffer when he was asking by his son. Nung marinig ni Abraham yung tanong ng kanyang anak na nasa ng korderong handog na susunugin, nang marinig ito ni Abraham, gaano po ito kasakit sa puso niya nung tanungin siya ng kanyang anak. Brothers and sisters, after he passed God's test already, after completely finished God's test, finally God gave him God's grace. Brothers and sisters, matapos na malampasan ni Abraham yung pagsubok ng Diyos, matapos na lubos na matapos yung pagsubok ng Diyos sa huli, binigay sa kanya ng Diyos ang biyaya. Verse 11 hanggang 12. Brothers and sisters, let's read together. 3 to 1. Ngunit tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At kanyang sinabi, narito ako. At sa kanya'y sinabi, huwag mong sasaktan ang bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos. At hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Stop! Enough! I found out your heart, true heart. Sabi ng Diyos, tumigil ka na. Natuklas, nalaman ko na ang puso mo. The Lord said to Abraham, I know that you fear God. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, alam ko na mayroong takot ka sa Diyos.
how much joy and gratitude would he have felt at the time, knowing that Isaac was not died and that it was a test of God. Gaano ba itong kagalakan at pasasalamat na naramdaman ni Abraham na sa sandaling iyon ay nalaman niya na si Isaac ay hindi napapatayin at ito ay pagsubok lamang ng Diyos. At that time, he would indeed have thought he did well. Marahil, tunay na inisip niya na maama, napakaganda, galing nung ginawa niya. Napakaayos nung ginawa niya. Isn't it? Di po ba? And finally, God gave him his God's grace. At sa huli, binigay sa kanya ng Diyos yung biyaya ng Diyos. Last verse, let's read together, verse 15 hanggang 18. Last verse po, verse 15 hanggang 18. Basahin po natin. 3, 2, 1. Mula sa langit ay muling tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham. At sinabi niya, sumumpa ako sa aking sarili, wika ng Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Tunay na pagpapalain kita at paramihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit at mga buhangin sa baybayin ng dagat. At makakamit ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanya mga kaaway. Verse 18, at sa pamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Due to his attitude of Abraham, he has been blessed with great blessing from God. Dahil po doon sa pag-uugali ni Abraham, siya ay pinagpala ng talagang napakalaking pagpapala mula sa Diyos. That's why the way we live in our faith. Kaya ito po yung paraan kung paano natin ipamuhay ang ating pananampalataya. In order to get God's grace, it takes many sacrifices for us to obey the word of God. Para makuha natin yung biyaya ng Diyos, ito ay nangangailangan ng maraming sakripisyo para sa atin na sumunod sa salita ng Panginoon. So when you make that sacrifice, there is a lot of conflicts. Kapag gumawa kayo ng mga sakripisyo, sa sandaling iyon, mayroong napakaraming mga kahirapan sa inyo. Isn't it? Di po ba? Shall I offer or not? Maghahandog ba ako o hindi? Shall I attend the church or skip? Attend ba ako sa church o hindi? Isn't it? Di po ba? Shall I read the Bible or shall I watching the YouTube? Magbabasa ba ako ng Biblia o manunood na lang ako sa YouTube? Every time we compare among two. Kaya sa oras-oras ay nangyayari ito sa atin. This is our Christian life. Ito po yung ating Christian life. When we overcome God's commandment, when we finish completely our God's commandment, we will get God's grace. Kapag nalampasan natin yung lahat ng utos ng Diyos, napagtagumpayan natin ang utos ng Diyos, sa huli, tatanggap tayo ng maraming pagpapala mula sa Diyos. Okay, today we learned about attitude of Abraham. Kaya ngayon po ay pinag-aralan po natin yung pag-uugali ni Abraham. One thing, don't forget, still God loves you. Still God wants to give you more and more God's reward and God's bless to you. Isang bagay po na huwag nating kalimutan, hanggang ngayon ay minamahal kayo ng Diyos at yung Diyos nais niya na bigyan kayo ng higit na malaking pagpapala at gantimpala. Let's pray together. Manalangin tayo. Our Heavenly Father, thank you for loving us and for saving us. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa pag-ibig ninyo sa amin at sa pagliligtas sa amin. When we were born, we were so little miserable sinner, but the Lord loved us and died for us. Nung kami ipanganak, kami po ay talagang napakamiserabling mga makasalanan. Subalit yung Panginoon ay inibig kami at namatay para sa amin. So by that grace, we were saved and become your children. So thank you so much for your grace of the Lord who saved us. At dahil sa biyayang iyon, kami po ay
naligtas at naging mga anak mo. At kaya nga, maraming salamat po dahil sa biyayang iyon na nagligtas sa amin. O Lord, thank you for giving us the great opportunity to learn your lessons. So today we studied about Abraham's attitude. At Panginoon, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na matutunan namin ang iyong napakahalagang aral. At ngayon po ipinag-aralan po namin ang patungkol po sa pag-uugali ni Abraham. It's like Abraham, like, please help us to live life of faith like Abraham. Gaya po ni Abraham, pakiusap, tulungan niyo po kami na mabuhay ng isang buhay na sa pananampalataya na gaya ni Abraham. O Lord, above all, we pray that all our beloved family among them, still there are some our beloved family still not yet be saved. At Panginoon, dinadalangin po namin na yung iba pa sa aming mga pamilya na hindi paligtas ay maligtas. So may Lord personally help open their heart of our families. Kaya Panginoon, pakiusap, hipuin, buksan mo po nawa ang kanilang mga puso. And give us the strength to do our best so that they can be let people the word and be saved. At tulungan niyo po kami na maging matapang upang dalhin sila sa harapan ng iyong salita at sila ay maligtas. We depend only on you and on your word. At umaasa lamang po kami sa iyo at sa iyong salita. In the name of Jesus Christ, we pray. At sa ngalan ni Jesus Kristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen.